kamatang sa bukid sa no. A premium? Na, ang bagong kasama sa buhay. Ah, sige. Pilit tayo ng konti lang. Sumurahing motor lang. Bikas pala ito pag ano. Hindi naka-anda, naka-standby lang. Sa Anggalaan dun. So mula dito mga tal sa front end niya, meron tayo ditong bubble na windshield na. Tapos meron tayong makikita dito na naka-engrave na Honda. Yan, tapos pagdating naman sa part na to, meron siyang decals na white, tapos may mga lines siyang blue. Tapos meron siyang nakasulat dito na CBR. Pagdating dito sa side mirror niya, naka-attach siya dito, no, sa sports bike. So bali dito siya naka-attach sa mismong harap niya. So makapansin natin yung pinaka headlamp niya o yung head niya, inspired ko dun sa CBR 250RR na. So kaya lang wala sa atin nung available, bali ito lang 150R. Tapos ito yung pinaka daytime running lights niya. So yung Indonesian version mga tol, nandito na yung ano niya, pinaka signal light. Pero yung version dito sa atin, naka ano siya, nakahiwalay. So dito natin makikita na yung signal light niya. LED na yan, tapos LED na rin to. Then sa mismong headlamp niya yan, napakaangas no. Pero siyang twin headlamp, tapos LED na rin yung ginamit. So talaga makikita natin yung pagka-aggressiveness ng sports bike na to. Hindi no? Natin nakakalain na 150cc lang siya talaga mapagkakamalan nating big bike sa sobrang angas ng dating niya. Tapos pagdating naman sa front suspension natin, yan naka-golden inverted fork na siya. No? Kaya talaga maganda yung performance ng
plain ang shock na to. Tapos, bali siya, brand na siya, kaya talagang maganda yung quality. Pagdating naman dito sa front fender natin, glossy yung finish ng paint niya, tapos napaka-sporty talaga nung design niya. Then meron siyang decals dito na ABS o anti-lock braking system. Tapos talagang bumagay yung color ng mags niya sa body color niya na red na, naka-gold mags. Tapos yung gulong natin may sukat na 100 over 80 rim 17. Tapos tubeless na siya. Then pagdating naman sa brakes, yan meron siyang pedal disc o wavy disc. Then naka 2 piston caliper by Nissin. Tapos equipped na rito ng ABS. Pagdating naman dito mga tals sa side fairings natin dito sa front, yan meron tayo ditong decals na makikita na CBR150R yung branding niya. No? Tapos ang background niya ay blue. Tapos meron pa siyang R dito na nakasulat. No? Yan, malaking R. Tapos may highlight siya na white dito. Yan, papunta dito sa gitnang part niya. Tapos tumuloy dito sa may tank. Tapos ang nagustuhan ko, meron pa siyang mga grills dito sa gilid. Yan, for better aerodynamics din. Tsaka dito sa part na to, may mga butas din tayo. Tapos yung underbelly niya, nag-extend na hanggang dito. Kaya talagang napaka-sports bike din ang datingan niya. Then meron siyang decals dito na Honda. Yan. Tapos pagdating naman dito sa part sa gitna mga tol, yan, ano lang siya. Flat lang yung color niya na color black. Tapos may texture siya dito na ganyan, no, itsura. Magaspang yung texture, tapos dito medyo makinis. Tapos pagdating naman dito, meron tayong decals dito na may highlight na white tapos blue. Tapos yan meron pang mula rito papunta dito na patulis. Tapos meron siyang decals dito na Honda. So yung napakatulis ng ano niya dito sa rear end natin. Napaka sharp ng design. Pagdating naman mga tol dito sa meter panel natin yan, naka fully digital meter panel na siya. No? So hindi kasi na-activate para makita sana natin kung ano yung itsura. No? Pero ang maganda rito, naka fully digital meter panel na siya. So dito natin makikita yung info na kailangan ng rider tulad ng speedometer, odometer, tachometer, fuel gauge. So di lang ako sure kung meron tong gear indicator. No? So yun yung maganda rito, naka fully digital na siya. Tapos yan yung brand ng front shock natin ng Showa. Kaya yun talagang maganda yung quality. Tapos pagdating naman dito sa susihan, yan naka mechanical key shutter tayo dito. No? Tapos ito yung itsura ng susi niya. No? So medyo mahaba. Tapos pwede natin siya ilock dito. Yan, para kahit pa paano save yung motor natin. Tapos yun yan, naka slipper glass niya siya. No? Tapos talaga napaka premium din nung kanyang ano, handlebar. Yan, naka clip on handlebar siya. No? Siyempre sports bike. Yan talagang mga handlebar ng sports bike. Pagdating naman sa mga switch mga tol, dito sa kanan meron lang tayong electric push start. Tapos dito naman sa kabila, meron tayo dito yung passing light, high and low beam busina, tapos yung turn signal niya. Then pagdating naman dito sa tanke niya, yan meron pa siyang emblem dito ng Honda, no, napaka-premium. So bali meron tayo dito yung 12 liters fuel tank capacity. No. So talagang malaki yung tanke niya, kaya layo rin talaga yung mararating natin sa laki ng tanke nito. Tapos pagdating naman sa seat niya, yan, naka-step seat tayo dito, na ibig sabihin mababa yung sa rider, tapos naka-elevate yung sa back rider. So medyo malapad yung upuan ng mismo rider natin. No? Pagdating dito sa upuan ng back rider, talagang ano lang siya maliit. Siyempre sports bike. Tapos dito naman sa taillight natin, bali LED na rin yung ginamit dito. Kaya talagang kitang-kita lalo na sa gabi. No? Pagdating sa signal lights, ano na rin yan, LED na rin. So LED na rin tong taillight. Then meron tayong ilaw para sa plaka. Tapos meron tayong reflector dito for added visibility na rin. Tapos yan ay itsura ng rear fender niya, no? May XC lang siya. Then pagdating naman mga tol dito sa rear tire natin, may sukat tayo dito 130 over 70 rim 17. O, tapos tubeless na siya. Ang maganda rito naka gold mags na. Yan talagang bumagay dito sa body color niya na red. Then pagdating naman sa brakes yan, naka disc brake tayo dito sa likod. Naka wavy disc din, tapos meron siyang single piston caliper by Nissin. Tapos naka ABS na rin to. Kaya talagang maganda yung stopping power ng braking system ng Honda CBR150R kasi naka dual channel ABS na siya. Then yung suspension naman niya, naka-monoshock tayo dito sa likod. Nagustuhan ko rin itong rear set niya dito. No? Yan, alloy yung ginamit dito. Tapos napopold din itong footrest ng rider. Para kung sakaling mag-banking tayo, hindi siya mapuputol pag sumayad to sa semento. So pagdating naman sa pillion footrest ng back rider, alloy din yung ginamit. Tapos medyo malapad din yung tapakan. Then meron siyang texture na ganyan na itsura. No? Para kahit pa paano makapit kahit walang goma. Tapos ito yung kanyang muffler. Then meron pa siyang cover dito no, na may texture na para siyang carbon. As hanggang dito lang, hindi sapop yung buong muffler niya. Then sa tip naman dito, meron tayong color na gray.